pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing suma sa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong suma sa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Hesukristo ay naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayo'y sa Diyos. Ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. Ang Salita ng Diyos. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari sa Siyon, aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon, ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko, anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala, ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat katakutang lubha. Ang pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Kapernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ng propeta Isayas, sa lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil. Ito'y bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman. Sa wakas, ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lihim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman. Ang mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid sa pananampalataya. Tuwing magkakaroon po ng malalakas na bagyo, malalakas na ihip ng hangin, hindi po maiiwasan magbagsakan ang mga poste ng kuryente at pagkatapos po nito, mawawalan po ng power, mawawalan po ng ilaw. At kuminsan, dahil po sa lawak ng pinsala, mga ilang araw o aabuti ng linggo bago maibalik ang kuryente o ang ilaw. At habang ganyan ang sitwasyon, malungkot po ang mga tao. Hindi lamang sa nasalanta na sila ng bagyo, kundi madilim ang paligid. At matutuwa lamang ang lahat pagka naibalik na po ang kuryente. Meron na namang ilaw. Nabanggit ko po ito sapagkat sa banal na ebanghelyo, ang ipinahahayag ay si Kristo, ang liwanag ng buhay. Siya raw po ang liwanag na nagpapalayas ng kadiliman, ng kasamaan at kasalanan, hindi lamang sa buong mundo, kundi sa mundo ng bawat isa sa atin. At alam po naman natin na sa buhay, napakaraming mga kadiliman, ika nga, na nagaganap. Kadiliman ng pagkalungkot, kadiliman ng pangungulila, kadiliman ng pagkawala ng mga mahal sa buhay, kadiliman ng karamdamang mabibigat, o kaya kadiliman ng pagkalulong sa kasamaan at sa kasalanan. Kaya napakaganda po ng mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Si Kristo ang dumarating sa mundo, si Kristo ang dumarating sa buhay ng bawat isa upang sa pamamagitan ng kanyang liwanag mapalayas ang kadiliman ng kasamaan at kasalanan. Ang pangaral po ni Kristo na makatutulong upang palayasin ang kadiliman ay ang sumusunod. Magbalik loob sa Panginoon. Magsisi sa kasalanan. Sapagkat ang sino mang nagbabalik loob sa Panginoon ay para bagang naiikokonek uli sa liwanag ng Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga po nito sapagkat ang sabi nga ni Kristo, malapit na ang kaharian. Malapit na. Hindi ba sinabi nila na nito raw nakaraang December 21, magugunaw na ang mundo. Subalit hindi naman po nangyari. Subalit ayon sa ating Panginoong Jesucristo, malapit nang maghari ang Diyos. At ito ang ating paghahandaan sa pamamagitan ng pagbabago ng ating sarili, pagtalikod sa masama at kasalanan at pagtanggap ng liwanag ni Kristo sa ating buhay. At ito rin po ang ipinamamalas ng Panginoon sa kanyang tungkulin bilang Mesiyas. Gawain ni Kristo bilang Mesiyas ang ipahayag ang mabuting balita sa bawat isa. Kasama na po tayo dyan. Kaya ugaliin po natin magbasa ng banal na kasulatan. Makinig sa Ebanghelyo, lalo na sa banal na misa. Makinig at makipagnilay kasama ng pari o sino mang nagbibigay ng homily sa paliwanag tungkol sa salita ng Diyos. Ang isa pa pong tungkulin ng ating Panginoon bilang Mesiyas ay ang magpagaling ng mga may sakit. Para sa atin po, pwede tayong magpagaling ika nga ng mga may sakit sa pamamagitan ng ating pagdalaw sa kanila, pakikiisa sa kanilang mga nararamdaman, pagpapakita ng ating caring attitude sa mga may sakit, sa mga kasama natin sa bahay o mga kaibigan na dapat naman nating pakitahan ng pagmamahal ni Kristo. At ang isa pa rin gawain ng Mesiyas ang magpalayas ng masasamang espiritu. Tawagan po natin ang ating Panginoon upang palayasin niya ang mga masasamang espiritu, ika nga, na maaring dumapo sa ating buhay. Hindi lamang espiritu ng kasamaan at kasalanan ang kaaway si Satanas, kundi ang mga kaagapay niyang negative spirits and attitude, yung depression, hypertension, yung mga negative attitudes at feelings na gustong mamugat sa ating puso at buhay. Tawagan po natin si Kristo at nang sa ganon, ang kanyang liwanag
ang magpalayas sa mga ito at tunay na malasap natin na totoo nga ang kaharian ng Diyos ay sumapit na sa ating buhay. Amen. Jesus saw when he opened his eyes for the first time. I know that it was a loving night, but I wish they were mine. We could only imagine what happened on his birth. All alone and unwelcome, he came to this earth. In a cold manger, all alone and unwelcome in his own, just another stranger.